Lumipat sa Mindoro at doon nangirahan. Pero ako ay Bisaya, kahit hindi ako Bisaya, kahit kahambal ako Bisaya, ako ay Ilonggo. Kaya, mabuhay ang mga Ilonggo! Ngayon natin, ngayon ko napatunayan na ang mga Ilonggo at mga taga-Gimbal, akala ko mga Dilawan. Yun pala. Kayo ay BDM Sara Suporte. Hindi kayo. Bobo! Hindi kami bobo. Ang halala na ito ay napakahalaga. Sapagkat tayo ay ginubo, ang ating ekonomiya ay hirap na hirap dahil sa pandemya. Kaya kinakailangan natin ng isang presidente na matalino at malawak ang eksperyensa sa pamahalaan. At higit sa lahat ay tunay ang hangarin na maglingkod sa bayan. At yan ay walang iba kundi si Bongbong Marcos! At kailangan natin ng isang busy presidente na, siya na hindi lutang ang isip! Na hindi low IQ. Kailangan natin ng isang busy presidente na kakampi ng ating presidente at nagmamahal sa bayan. Hindi kailangan ng isang busy presidente na sinisiraan ang Pilipinas sa ibang bansa. At hindi natin kailangan ng busy presidente nakakampi at tuta ng mga komunista. Yay! Kaya ang iboboto natin ay si Inday Sara Duterte. At upang maisulong ang mga programa ng Marcos Duterte Administration, kinakailangan buo nating iboto ang senatoriables ng Unity. Sapagkat kung hindi kumpleto ang Unity at merong gonggong na senador na haharang ng programa ni Bongbong, ang mahihirapan ay ang taong bayan. Correct! Alam niyo naman ang aming mga katunggali. Walang mga programa, walang plataforma, walang plano para sa ating kinabukasan. Dahil kasi ang gawain lang nila ay manira ng manira at manira. Palipasa, mga bobo ang mga putang ina. Yay! Walang bobo! Walang sinabi tungkol sa kinabukasan ninyo. Wala silang plataforma kasi mga bobo! Yay! Puro paninira! Wala nang ginawa kundi paninira! Mabubuhay ba kayo sa paninira? Hindi! Uunlad ba ang bansa kung puro paninira? Hindi! Kaya dapat buo BDM Sara Unitin o iba? Yes! Napakarami namin programa na ipatutupad. At kasama na dyan ang probinsya ng Iloilo. Sapagkat
ang aming mga kampirito ay mga pamilya ng Garin na talaga naman nagmamahal sa inyo. Kaya kung kinakailangan, kung ibuboto ninyo ang BBM sa Radyo Bukid, suportahan din ninyo ang aming mga kaalyado sapagkat sa kanila namin ipagkakatiwala ang paglalagay ng mga proyekto dito, ang pagpapatupad ng mga plataforma ng gobyerno. Kaya dapat iboto rin ang aming kaalyado dito sa Iloilo. Larang boses. Larang boses si Larry. Ako ay maligayang-maligaya. Ako ay tuwang-tuwa. Nag-uumapaw ang aking puso sa kaligayahan. Sapagkat ganito ang pagtanggap nyo sa akin. Dito, sa Gimbal, dito sa Iloilo, wala akong kahit isang billboard. Dito sa Iloilo, wala akong mga poster. Wala akong mga streamer. Pero yung pagsalubong nyo sa akin, yung pagkikilala nyo sa akin ay napakainit. Nangangahulugan lamang na ang aking mga poster ay nandyan sa inyong mga puso. Maraming maraming salamat. Mas maunlad pa sana ang ating bansa. Mas maunlad pa sana ang Iloilo kung nagpatuloy ang pamamahala ni Presidente Marcos. Pero siya ay satilitan at iligal na pinaalis ng putang inang EDSA-EDSA Pilipinas. Kaya ngayon, ibabalik natin ang Marcos sa Malacanang upang may pagpatuloy ang magagandang adhikain ni Presidente Marcos sa pamamagitan ni Bongbong Marcos! Bongbong Marcos! Bongbong Marcos! At katuwang si Inday Sara Duterte! 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 At mga kababayan, mga kasimanwa ko ng mga Ilonggo, alam ko na kayo ay mahusay tuminapis ng mga kandid. Si Jinggoy Estrada at ang tunay na nagmamahal sa ating mga anak, sa kinabukasan ng mga ating mga anak, ng kanilang edukasyon. Walang iba kundi si Will Gatsalian! At ang aming kasama na si Congressman Dati Marcoleta. Gusto niya uli paglingkuran ang aking bansa sa pamamagitan ng kanyang party list na sagit. Ayan, nandito si Kong Dati Marcoleta. First nominee. Ay, hindi kadami tao dito sa Gimbal. Kuya Tong Tupas, D.I. UFCC. Mami Sancho. Number 29 pala si Larry Gadon. Yun. Alam ko na kayo ay matatalino. Alam ko na Mami kayo Sancho, ay hindi Channel at saka si Mami Kimber Kim Dancel at saka si Mami Carmen Kimberly. Ayan mo yun. Kandidato. Mad ka. Ang mga Ilonggo, ang mga taga-Gimbal ay hindi. Bobo! Hindi raw narinig ni Jinggoy. Ah, mas malakas daw, gusto niya. Ang mga taga-Gimbal ay hindi. Bobo! Maraming maraming salamat sa inyo. Yeah!